Hi everyone, I'm Jason of VentureSafe. Para sa mga nagtatanong kung anong headset ang compatible sa Sunpeed Kepler, panoorin nyo to. Bali, bago ko simulan, magpapasalamat muna kay Sir Jonas kasi siya talaga yung nag-share nito. Bali, based ito sa post niya sa FB group ng Sunpeed Kepler user. So far, nasubukan pa lang to sa version 1 and 2 ng Kepler. Hindi ko lang sure kung binago na ng Sunpeed yung size sa version 3. Based article ng Park Tool, internal or semi-integrated ang tawag sa headset ng Sunpeed Kepler. Meron itong SHIS code na ZS na makikita nyo sa mga description ng mga binibentang headset. Yun yung palatandaan na yung headset ay internal or semi-integrated. Sa sukat naman ng headset, ang upper ay ZS41/28.6 at yung lower ay ZS44/30. Kaya lang naman mahirap maghanap ng headset replacement sa Sunpeed Kepler dahil hindi common yung headset combination na 41 yung upper at 44 yung lower. Kaya bibili ka talaga ng dalawang set ng headset. Bali, para sa upper, yung choice lang na nakita ko sa Lazada at Shopee is itong Neko na headset. Ito lang yung merong size 41 na upper. Actually, size 41.4 pa nga ito. Pero according kay Sir Jonas, nag-fit naman ito sa kanya. Basta wag lang aabot ng 41.5. Bali, sa set na to, ito yung mga gagamitin kong parts. Sa lower, may mga option na sa Lazada at Shopee sa size 44. Pero itong Ragusa headset yung gagamitin ko kasi mas mura. Sa set na to, ito yung mga gagamitin kong parts. Kung mapapansin nyo, naka-highlight yung dalawang bearing kasi same lang sila ng sukat. So kahit alin dyan sa dalawa yung gamitin, okay lang. Alloy at sealed bearing na din itong mga gagamitin kong headset, unlike sa stock ng Kepler na madaling kalawangin at hindi pa sealed yung bearing. Nabili ko yung Neko headset sa Shopee for 1,325 pesos, tapos yung Ragusa naman ay nasa 400 pesos. Ilalagay ko na lang yung mga link nito sa description. Balito na yung itsura kapag nakakabit na yung headset dito sa Kepler. Yung dust seal na ginamit ko is yung stock pa din ng Kepler. Kasi mas prefer ko yung all black kaysa dun sa Neko. Yung top cup hindi ko na ginamit kasi integrated yung gamit ko sa stem. Sa installation, sumakto naman lahat ng parts. Kaya safe naman yung mga ginamit na headset para dito. So far, wala namang naging issue simula nung kinabit ko na yung headset sa bike. Kung meron pa kayong mga tanong, ilagay nyo lang sa comment section. Thank you for watching. I'm Jason and this is VentureSafe.